Dinoble na ang seguridad ni Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Umalis na patungong United Arab Emirates ngayong gabi ang Pangulo para sa working visit. Tinawag namang political persecution ni Duterte ang ginagawa raw sa kanya ng gobyerno. May report si Ivan Mayrina. Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Yan ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa lantaran pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa kanyang buhay nitong weekend. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romales. Sabi ng Pangulo, kung ganun daw kadali ang pumatay ng Presidente, paano na lang ang ordinaryong mamamayan? Kung sana ay sinagutan lang daw ni VP Sara mga tanong ukol sa paggamit ng confidential funds, hindi na raw sana ahantong sa kanya'y ganitong drama. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Ang chicheria ang tinutukoy ng Pangulo, malamang may kinalaman sa pinagdududahan pangalang Mary Grace Piatos na nakapirma sa acknowledgement receipt para sa pondo ng OVP. Kasunod ng mga pahayag ni VP Sara, tinawag siya ng DOJ na self-confessed mastermind ng assassination plot laban sa Pangulo. Bibigyan daw nila ng pagkakataon na makapagpaliwanag ang bise. Bagay na handa naman daw nitong sagutin. I would gladly answer, pero dapat sumagot din sila sa mga tanong ko sa kanila. Mag-uusap na lang kami doon pag nandiyan na yung subpoena. Nauna niyang sinabi na pinapapatay niya ang Pangulo kapag may pumatay sa kanya. Pero para sa DOJ, if such an event happens, who will benefit? She is the beneficiary of the death of the president. So her words have to be taken in the proper context. Marami rin daw pwedeng ihay na kasong kriminal laban sa vice presidente. Maaari rin daw siyang disiplinahin ng ombudsman at madisbar o matanggalan ng lisensya bilang abogado. This is clear political harassment. This is clear political persecution. Pag threat sa'yo, baliwala. Pag threat sa kanila, national security. San ka? Sa naunang pahayag, sinabi ni VP Sara na maliciously taken out of context ang kanyang mga pahayag tungkol sa Pangulo na itinuring na raw na national security concern ng National Security Council. Nagsabi ang NSC na national security concern ang threat sa President, pero apparently they really do not consider the threat to the Vice President as anything of a concern. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Itinanggi ni House Speaker Martin Romualdez ang akusasyon ni Vice President Sara Duterte na may plano siyang ipapatay ang bise. Sa pagdala naman ni Duterte sa panginig sa Kamara, kinwestiyon niya ang pagpapalawig sa contempt order sa kanyang Chief of Staff. May report si Jonathan Andal. How can you ask a resource person without giving him copies? Sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, nagkasagutan sina Vice President Sara Duterte at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Why is it that the Vice President is batting? Yes, ma'am. The point of order. Kasi so wala kaming kakamin dito, ma'am. Pero dapat pakinggan mo. 1 minute to just declared by the chair. Well, point of order. Sinuspinde ang pagdinig pero nilapitan ni VP Sara ang mga kongresistang namumuno ng komite. Kinwestiyon ng VP ang paggisa ni Antipolo Representative Romeo Acop kay DepEd Special Disbursement Officer Edward Fajarda nang hindi siya binibigyan ng kopya ng dokumento na tinatanong. Pumalag din si VP Sara nang dagdagan ng 5 araw ang contempt order laban sa kanyang chief of staff na si Attorney Zulayka Lopez. Hindi nakasipot sa pagdinig si Lopez dahil batay sa ibinigay niyang Certificate of Confinement at Excuse Letter, may iniinda siyang acute stress disorder. Hindi po naman po sinasabi dito ng kanyang mga doktor na hindi po siya physically incapable of attending today's hearing. Nakita naman natin sa history nung kanyang evasive attitude, behavior, at itong kinreate niya na sinasabi niya na nagpagsisinungaling niya. Pag-alma ni VP Sara, bakit parurusahan si Lopez sa pagpapabitiw nito sa 4 DepEd officials? Gayong ang Pangulo ang tumatanggap ng resignation ng mga Assistant Secretary at Undersecretary bilang ito rin ang appointing authority.
tinanong kita kanina, sino ang appointing authority? USEC ng ASEC, anong sagot mo? Secretary. Hindi mo alam. Po, hindi pa po ako nagsumasagot. Hindi mo. Nakita kita, sumagot. Camera. Kita kita sumagot. Sinabi mo, Secretary. Hindi ninyo alam lahat na ang nag-a-appoint ay President. 1 minute suspension is declared by the Chair. You need to reconsider that extension of your detention. It was illegal in the first place. You asked the President why he accepted the resignation. Do not ask due process. I will go to court. Opo, pero oo, that is pero araw-araw, you are depriving a person of her liberty while I await. Humarap din sa kamera ang special disbursing officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta. Si Acosta ang itinuturong pumirma sa disbursement voucher at kumuha ng cheque para sa 125 million pesos noong December 2022. Pero habang ginigisa sa kamera, nanghina siya at isinugod sa Veterans Memorial Medical Center. Ayon kay VP Sara, 150 over 100 ang presyon ni Acosta. Ginisa rin ng kamera ang DepEd Special Disbursement Officer na si Edward Fajarda. Tatlong beses umano siyang nag-withdraw ng tig 37.5 million pesos noong February 2023. Sa kabuuan, umabot yan sa 112 million pesos na confidential fund. Sabi ni Fajarda, ang security officer na si Colonel Dennis Nolasco ang nagbibigay ng pera sa mga tumatanggap ng confidential funds. Ang instruction ang galing po kay VP Sara. This is the reason why we don't want to discuss confidential funds, and yan kaya may batas na bawal pag-usapan ng confidential funds. We will wait for Colonel Nolasco. Sabi ni VP Sara, hindi niya alam kung kanino ibinigay ni Nolasco ang pera. Base sa liquidation report ng DepEd, nagbigay ang DepEd ng confidential fund sa 7 lugar kasama ang Makati, Davao, Negros Oriental at Negros Occidental. Wala sa pagdinig si Nolasco. Inamo naman ni House Speaker Martin Romualde si VP Sara na sagutin na ang mga tanong kaugnay sa confidential funds. The issues surrounding confidential and intelligence funds, the questionable disbursements, and the lack of transparency demand answers. Kung wala kang itinatago, bakit hindi sagutin ang mga tanong? Itinanggi rin niya ang akusasyon ni VP Sara na may plano siyang ipapatay ito. Dapat din daw panagutin si VP Sara sa pag-amin niyang may kinontrata ang bise na papatay kay Romualdez, Pangulong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Kung may magpapapatay kay VP Sara. Hindi na to biro. Hindi na to normal na panalita. Isa itong direktang banta sa ating demokrasya. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagsalita si dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa mga tirada ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Marcos. Sabi ng dating Pangulo, uminit lang ang ulo ni VP Sara. Hamon pa niya, mas mabuting kasuhan na lang ang kanyang anak. Kay Inday, wala yun. Inday, kaya niya yan. Insignificant pa siya doon yung ano na kasuhan man nila si Inday, di kasuhan nila. Hindi naman makulong yan. Nasunog ang isang pampasaherong bus sa Kabatuan, Iloilo. Ayon sa mga bumbero, nagsimula ang apoy sa ilalim ng bus. Problema sa electrical wiring ang tinitignang sanhit. Walang nasaktan dahil nakababa agad ang driver, konduktor at 20 pasahero. Mahigit 40 pamilya na wala ng tirahan sa may pahok Caloocan dahil nasa boundary na damay sa sunog ang ilang bahay sa Balutondo, Maynila. Pahirapan ang pagresponde dahil masikip ang eskinita papasok. Sa laki naman ng sunog kahapon sa Isla Puting Bato, mahigit 2,000 pamilya ang nawalan ng tirahan. Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy sumasailalim sa panibagong medical examination. Ayon sa PNP, naaprubahan ng korte ang motion ng kampo ni Kibuloy para rito. Dinala raw si Kibuloy sa Philippine Heart Center nitong Sabado at inaasahang ibabalik sa PNP Custodial Center sa Miyerkules. Darlene Kay, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 30 days na lang, Pasko na. Dagdag sa mga pwede niyong pasyalan, ang mahigit 200 talampakan na Christmas tree sa Tagum City, Davao del Norte. Inabot ng mahigit 2 buwan ang paggawa sa Christmas tree na mala Noah's Ark ang disenyo.
Mas mataas ito kumpara sa ginawa nila noong nakaraang taon na nasa 197 feet. Sa Paris naman, nagninging ang kahabaan ng Champs-Élysées Avenue. Nasa 400 punong kahoy ang nilagyan ng LED lights na hugis wine glass. Close your eyes. That is from her. Birthday girl Zia Dandes, emosyonal sa special package mula sa idol niyang si Olivia Rodrigo. Thank you! Parents ni Zia na sina Dingdong Dantes at Marian Rivera, looking forward naman sa celebration ng kanilang 10 years of marriage next month. Yung asawa ko yung nagpaplano eh. Si Dom talaga yung hindi... Gusto ko na i-celebrate natin to dahil 10 taon na tayong binibigayan ng Panginoon. Very simple with family. Another TikTok entry ni Dennis Trillo. Bago makatakas ang mga bihag, umani ng million-million views. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.